Nag-live lang ako, no. Nagagalaiti si Coco Martin. Si Provinciano Gamaoy. Coco Martin, I love you, darling. Ano problema mo? Bakit ka nagagalit? Ano problema mo? Coco Martin, guwa na bala. I will explain my side to you. No? Ano yung sabi mo na kinuha yung bahay mo? Palagpat ka lang bala. Kumuha ng bahay mo, anak sa baka ka naman. No? Gat ka ng bahay mo para kunin. Tapos ano yung sabi mo? Paano ka na? Dahil wala ka ng trabaho. Paano mo mapapakain yung mga alipores mo, yung pamilya mo? Sasagutin kita dyan sa linya na sinasabi mo, ha? Hindi pa ko FW, probinsyano na ang palabas mo until na wala ka pa rin ipon para sabihin mo magutom kayo. Mariusip! Diba? Sakto man. Sabi niya, paano na ako ngayon? Wala na akong trabaho. O, ano papakain ko sa pamilya ko? Mag-withdraw ka sa ATM? Alam ko may tago kang pera sa ATM. Ang laki naman. Ilang araw pa nga lang nagutom ka na, Mariusip. Kami nga mga OFW rito, ho. Tatlong buwan na yung iba, no work, no pay. Hindi nga nagre-react. Tapos ikaw ilang araw pa lang, nagsisigaw ka na dyan. Ano papakain mo sa pamilya mo? Hoy, may YouTube. Mag-YouTube ka. May TikTok. Mag-TikTok ka. Malaki kita doon. Diyos ko, kumikita ngayon mga small YouTuber. Tapos ikaw na celebrity. Nagutom ka? Ay, saan yung kinita mo? Mariusip na to. Sabihin niya, paano na ngayon yung pamilya ko? Magugutom sila. Paano na yung mga tinutulungan ko? Hoy, sarado man ang bangko. Open bala 24 hours ang ATM. ATM is automatic na teller machine. You can get money for emergency cases anytime, anywhere. Mariusip ka. Ilang araw pa nga lang nawala kayang trabaho. Nagagalaiti ka na dyan. Mariusip. Ito, dito tayo kay Kim Cho. Hoy, Miss Ambush. Kim Cho, ano yung ginasabi mo? Law is law. Kung sa Ilunggo pa, sabihin ko sa'yo, ang law is law. Look na. Alinga nga, ginapatindog nyo ang bangs ko. Nga, jutay na lang yung bangs ko, ginapatindog nyo pa. Mariusip. Halika yung galaiti dyan. Ano magagawa natin? Lumabag sa batas yung istasyon. Kahit ako, paborito ko yung ibi-isibiin. Paborito ko talaga yan. So, sipon nyo. Paborito ko talaga yan since fetus pa ako. Kahit noon, kahit hindi pa yan nagsara, paborito ko yan. Anong magagawa natin? Ilo is lo nga si Lunggo, paluklo. Luklo. Kung ipagtugtungin nyo yung lo is lo, luklo. Anong magagawa natin? Agot Isidro. Ano yung ginawaras mo? Alam mo, Agot Isidro, ngayon alam mo na, lumabas na yung mga ugali nyo mga artista sa likod ng kamera. Na, lumabas na yung mga ugali nyo. Lumabas na yung mga ugali nyo kaya wala na ka maubra. Kaya wag ka na magtaka kung bakit iniwanan ka ni Monsor. Dahil walang forever. Diyos ko. Hoy, Coco Martin. Mag-withdraw ka. Hindi yung sabihin mo kinuha yung bahay mo. Hoy, kuya bala nagkawat sa balay mo. Sino nagbakawat sa balay mo? Ang kabugat-bugat. Mariusip, hindi pa ko OFW, probinsyano na yan. Tapos sisihin mo yung mga ano, idamay mo pa kami mga Pilipino. Uy, manugtanaw lang kami at TV. No? Ang may ano dyan, ang sisihin mo dyan, si Vice Ganda, kasi hinamon niya si Pastor Kibuloy, na sige nga, ipainto mo nga yung probinsyano. Ayun, sabi ng pastor, sabi niya, ano gusto mo, ilang buwan? Dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan? Ayan. Ikita nyo naman na yung lindol nga huminto, yun pa kaya yung probinsyano. Di huminto nga talaga. Bakit ano masama doon sa sinabi ko? Ikaw, Kim Cho. Sabi mo na ambush ka.
Di ba sa vlog mo yung sasakyan mo, ano yon, yung hindi matamaan ng bala, hindi mapasu, ano yung tawag doon, English yun eh, bulletproof ba yon? Basta ano yon, bulletproof. Oh, bakit nagupi yung ano, hindi malang nagupi yung bala na pumasok doon. Tapos, umiiyak-iyak ka, pumasok ka kagad sa trabaho, hindi ka malang ka natubuan, pubia. Ngayon, dadaldal-daldal ka dyan. O kung tirohon kanila uliwat, hindi ka magkaroon ng pubia. Mga inarte nito. Kung wala na kayong makain, wala na kayong kasi wala na kayong trabaho, gayahin niyo si Francis Marcos, oh, nandun sa YouTube, sige, wakal, inaaway niya si Arnold Flavio, inaaway niya si Baron Geisler, ayan, kaya inuulan sa ng super chat, doon kayo pumunta, ang laki ng problema niyo, masolusyonan yan, kagwapo, kagwapas inyo, mga wala kang utok, din mga utok niyo man, nagkakaraunot ang bas ko sa live sa inyo. Yung bahay niyo, gagawin natin ang paraan yung paano natin mababalik yung napakagandang bahay nyo at mga maraming magagarang sasakyan na nakaparada dyan sa bahay mo. Gagawin natin ang paraan nyo, huwag kang mag-alala ha. Kapit lang ha. Maniwala ka lang. Pero huwag mo kaming tinatarantado ha. Pinagsasabi mo ha, na tinatarantado ang mga Pilipino. Matagal nang tinatarantado ang mga Pilipino. Wala nga kay Buo dati eh. Wala kang malasakit sa bayan eh. Ngayon ka lang naman nagsasasalita kasi direkta naapektuhan ka. Pero kung di ka naman naapektuhan, wala ka naman ginagawa, di ba? Saka, yun nga, nakakapagtaka ka naman, Brad. Ilang araw pa lang napasara eh. Wala ka na agad makain, wala ka na maipakain. Eh kami nga, 2 buwan eh. 2 buwan na kaming walang racket. 2 buwan na kaming walang gig. Ha? Aping-api ka? O tamang drama ka lang, tamang emosyon ka? Nagda-drugs ka? Baka nalakas tama ka lang, nagda-drugs ka? Aping-api ka eh, no? Halata naman yung sulat mo, scripted eh. Yung mga pinagsasabi mo. Huwag mo niloloko yung mga Pilipino. Huwag mo ginagamit yung salitang sambayan ng Pilipino. So huwag niyo sinasabing laban natin to. Sa inyo lang yan, huwag niyo na kami isama dyan. Kami nga eh. Wala nung nag-lockdown. Wala kaming income, pero okay lang. Imbis magreklamo, gumagawa kami ng paraan. At susubukan pa namin tumulong sa mga kapwa namin. Hindi kami nagdadrama-drama, hindi mo kami madadaan sa mga acting-acting mo. Magkaiba yung realidad, Brad. Saka sa taping, yo. Parang yung pagsasalita mo, parang kang nasa taping eh. Wala sa taping, andito ka na sa realidad, tol. Papaalala ko lang din, ha? Ha? Kesa unahin yung pansariling emosyon mo at sariling opinion mo, papaalala ko lang mga repa. Ha, nakakalimutan eh. Natatabunan yung mahalagang balita. Dahil sa mga pinaglalabas yung video na wala namang kwenta. Anong kwenta niyan? Ha? Anong defend press freedom? Magkaiba yan sa franchise. Magkaiba yon, ha? Tandaan nyo, 2 bagay na magkaiba yon. Huwag natin ilihis, ha? Huwag natin ilihis, ha? At yun nga, kagaya siya sabi ko kanina, natatabunan yung mga mahalagang bagay. Ha? Nagkakanda bulol ako sa kakapanood ko ng video mo, nagiging bulol na rin ako, eh. Huwag nyo iyan yung mga mahalagang bagay. Paalala ko lang, ha? Baka nakakalimutan nyo, 10,000 plus na po ang positive sa COVID-19. Pangalawa, wala pa rin pong mass testing. Pangatlo, hindi pa rin po safe sa mga public place hanggat walang gamot at vaccine. Baka nakakalimutan nyo. Eh, gusto nyo kayo bida eh, no? Gusto nyo unahin pa kayo eh, no? Isipin nyo yan, ha? Mabuti. Nakakapagtaka naman kayo. Talaga naman. Ayoko na lang magmura o magsalita ng ano eh. Ha? Huwag kayo masyadong ano ha. Pinagloloko nyo kami. Kami yung pinagloloko nyo. Ha? May legal team yan ha. Huwag ka na makisali. Ha? Hindi mo madadaan ang sambayan ng Pilipino. Bobo lang maniniwala sa mga pinagsasabi mo, Brad. Yung mga taong walang laman yung utak na madaling maniniwala kasi nga, porket sikat. Kapag nagsalita, totoo na. Hindi ganon, hindi totoo yun. Ha? Huwag kayo magpapaniwala sa mga ganyan.
Wala kang pakialam kung anong side yung paniniwalaan nyo, ha? Maraming side eh, maraming mga kung ano-anong kwento eh. Pero itigil mo yung pagdadrama mong aping-api ka. Kasi kung merong aping-api dito, kami yon. Kami yung mga independent artists, kami yung mas apektado dito kasi hindi naman kami nabigyan ng ayuda eh. Ha? Hindi kami pasok sa kwalifikasyon, pero hindi rin kami pasok sa diskwalifikasyon. So saan kami pasok? Di ba? Dalawang buwan na kaming walang income, pero okay lang sa amin. Imbis na magreklamo, gumagawa kami ng paraan. Hindi mo kami madadala sa mga acting-acting mo. Ha? May nalalaman ka pang patayan? Patayan? Baka pawitan. Hinayupak na to. Akala mo talaga eh, no? Patayan? Check mo emosyon mo. Baka last tama ka lang sa drugs. Hindi mo kayang panindigan yung mga sinasabi mo. Ako, kaya ko itong panindigan. PM ako, papadalang kita ng isang bang pagkain mo. Ha? Para hindi ka na mag-iiyak. Wala ka na mapakain, di ba? Ako nang bahala, si Kuya Aklas na bahala dyan, ha? Okay? Alright. O, isusunod natin mamaya yung isang abstract na babae. Si Kimchi. Mamaya, panoorin nyo, gagawa pa ako isang video. Sobrang abstract ng mga statement niya eh. Parang lumang piloso pero na hindi ko maintindihan kung ano mga pinagsasabi. Sa pa yun, nagmumukhang tanga din eh, no? Ang ano lang kasi, huwag nyo kaming niloloko, ha? Iba yung realidad, ha? Iba rin yung palabas, ha? Magkaibang bagay yun. Huwag nyo dalhin sa realidad yung pagsisinungaling nyo at mga pag-arte-arte nyo kasi hindi uubra yan. Bobo lang maniniwala sa inyo. Tandaan nyo yan. Okay? Alright. Hindi ako galit. Ganito lang talaga boses ko. At hindi lahat na sinasabi ko totoo. At tama. Bahala kayo kung ano papaniwalaan nyo. Basta ako, sinabi ko lang yung nakikita kong mga butas at mga kadramahan ng mga nagpapanggap na api. Alright? I'm out. Wala pa nung March 15, lockdown na po. Wala na kaming mga trabaho. Alam nyo naman kung ano ang trabaho ko. Marami po kaming nawalan ng trabaho. At hindi lang po kami ang nawalan ng trabaho. Lahat po ng mga kumpanya na nagsara, lahat po ng drivers, jeepney drivers, grab drivers, taxi drivers, bus drivers, tourist drivers, mga beach, mga resort, mga kumpanya na nagsara na nag-lockdown, tourist drivers, yung mga turista, ang daming nawalan ng trabaho. Ang daming apektado na dahil sa COVID-19. Ang daming mga taong totoong nagugutom at walang maipakain sa kanilang mga pamilya ngayon. Ngayon, ikaw, sikat na sikat ka. Kailan lang nagsara? Kailan lang nagsara yung kampanya na pinagtatrabahuan mo? Gutom ka na agad? Wala ka nang ipapakain sa pamilya mo? Hayop naman. Palit tayo ng posisyon. Ako ang magpapakain sa pamilya mo. Milyon-milyon ang kinikita nyo. Saglit lang. Mababalik rin eh lahat. Magbubukas din to. Wala sa tao, wala sa fans, wala sa basher mo ang problema. Ang may problema, yung istasyon, yung Congress, at yung NTC. Silang tatlo ang makakasolve sa problema na yan. Ha? Yung tatlo na yan, istasyon, NTC, Kongreso. Silang tatlo ang mag-uusap para matapos na ang problema at mabuksan ulit. Kahit makipagbasagan ka pa ng mukha sa bashers, kahit makipagpatayan ka pa, ang main reason, ang main problem nandun sa istasyon, sa Congress at NTC. Silang tatlo ang magkakarakrus, magtotong it silang tatlo, sila ang mag-uusap para matapos na ang problema. Huwag na huwag mong sasabihin na wala ka nang ipapakain sa pamilya mo. Kasi putang ina, kahit 2 taon kang hindi tumanggap ng shooting, alam ko, kaya nyo magpalangoy-langoy lang sa swimming pool nyo at sa pera nyo. Marami kayong pera ikumpara sa amin. Kung totoo kayong may malasakit, noong March 15 pa lang, dapat tinutulungan nyo yung mga maliliit na manggagawa. Yung mga talents, yung mga extra, ang dami nila. Ang dami nilang walang trabaho. Dahil walang shooting, ang dami nilang totoong walang maipapakain sa pamilya. Ang dami natin mga kababayan na walang trabaho, especially OFWs.
huwag nating isipin yung pansarili nating kaligayahan. Hindi pa nagsara ang kumpanya nung nag-lockdown, ang dami ng taong nawalan ng trabaho. Nadagdagan lang ngayon. Ang pinakahinanain ko lang na nasasaktan ako. Anong ipapakain sa pamilya ko? Putang ina, milyon-milyon ang kinikita nyo. Wala na kayong ipapakain sa pamilya nyo? Palit tayo ng posisyon. Ako magpapakain sa pamilya mo. Papakainin ko yung mga kasamahan kong simula nung March 15, wala ng shooting, wala ng taping. Sila ang tunay na naghihirap. Sila ang tunay na lalo na yung mga nagpo-focus sa shooting tsaka sa taping. Wala ka ng ibang maisip, putang ina, magugutom na ang pamilya ko. ECQ, matapos ka na. Nag-shutdown pa ang isang istasyon. Patay, putang ina, saan na kami magtatrabaho nito? Yung mga tao na yon ang tunay na nangangailangan at totoong wala nang maipapakain sa pamilya nila. Kasi yon ang inaasahan nila. Barya-barya ang kinikita nila. Kayong mga artista na milyon-milyon ang kinikita nyo, wala kayong karapatan magsalita na wala na kayong ipapakain sa pamilya nyo. Kasi alam ng Diyos na marami kayong pera. Kahit mag-house arrest po tayo, tinginan tayo ng bahay kung sino ang mas magaan na buhay. Tinginan tayo ng bangko. Sa totoo, wala akong bangko. Patingin ang pera nyo sa bangko. Imposibleng hindi milyon-milyon ang nasa loob. Ilang taon kayong namayagpag sa industriya. Tang ina! Wala sa mga tao ang problema. Ang may problema, istasyon, NTC, Kongreso. Silang tatlo. Yung Kongreso, nagpaasa. Yung NTC, may batas. Naglaglaga na sila ngayon kung sino yung totoo. Silang tatlo lang ang makakasolve. Kahit magsapakan tayong lahat, kahit mag-rumble tayong mga tao dito sa Pilipinas, silang tatlo lang ang makakasolve. Tayo lang ang ginagago. Ang may alam lang at ang makakasolve ng problema at makakapagbukas ulit ng kumpanya na iyakan ng iyak ng piske ka, ang makakasolve lang dyan, Kongreso, NTC at yung istasyon, silang tatlo lang ang nakakaalam ng totoong problema. Kasi tayong mga normal na tao, nakikichismis na lang tayo sa social media. Kakampihan mo to, kakampihan mo to, kakampihan mo to, kakampihan mo to. Ang totoong nagugutom kami. Hindi lang stuntman, hindi lang talent, hindi lang extra. Lahat ng tao gutom na gutom. Tricycle driver, pedicab driver, jeepney driver, taxi driver, grab rider, bus driver. Lahat ng mga tao ang tagal nang nawalan ng trabaho simula pa nung nag-lockdown. Sana intindihin mo yan. Hindi ko nababanggitin ang pangalan mo. Alam mo naman nagkasama tayo sa trabaho. Ngayon kung hate na hate mo to, sinasabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi mo ako makikita sa show mo. Hindi ako tao na walang payag. Tandaan mo, sikat na sikat ka. Magkasama tayo sa trabaho. Wala nang pake kung sino yung kumontak sa akin dito. Eto, hinanain ko na lang to. Kasi nakakagago. Nakakagago na kayo patuloy na milyon-milyon ang kontrata nyo, kayo pa ang magdadialog, maglilinya dyan sa social media na anong ipapakain sa pamilya nyo. Milyon-milyon ang kinikita nyo. Nakapunta kayo ng kahit anong bansa, nakabili kayo ng magagandang sasakyan. Tapos sasabihin nyo, ngayon, panandalian lang naman to eh. Magbubukas din yan. Kung totoo kayong nagmamahal sa kapwa nyo, kung totoo kayong professional, eto lang ang dialogue natin. Mga kapamilya, kapuso, kapatid, pagsubok lang to. Magbubukas din to kasi ang istasyon namin walang mali. Ang may mali yung Kongreso, pinaasa kami ng Kongreso. Tapos ang problema. Hindi natin kailangan makipag-away sa mga bashers. Kasi wala namang maitutulong yung mga bashers eh. Sa tingin mo, yung mga bashers mo, yung mga fans mo, may maitutulong ba sa'yo para magbukas ang istasyon? Wala. Kasi, uulitin ko, ang may problema, istasyon, Kongreso, at NTC. Silang tatlo ang mag-usap. Silang tatlo ang umayos. Gets niyo na po. Maraming salamat po. I hope okay at nakakatulog ka ng maayos. Naaawa ako sa'yo, wala ka na mapakain sa pamilya mo. Kami okay lang kami, pasardi-sardinas, magdadalawang buwan na. Galing.